yan po ay risk na kanilang kinakaharap. Hindi naman po laging wala ang MMDA na magbabantay. So, kung ma-champion kayo, it's a risk that you take at humanda po kayo na ma-penalize. Maagang pumuesto kanina sa ilang bahagi ng EDSA Busway ang mga operatiba mula sa Metropolitan Manila Development Authority at Land Transportation Office para sa unang araw ng implementasyon ng pagpapataw ng mas malaking multa sa mga motoristang lumalabag sa EDSA Busway. Mahigpit na binantayan ng mga ito ang area ng Ortigas, Cubao at Magallanes. Hindi pa sila nagtatagal, ilang mga pribadong sasakyan ang nahuling dumaan sa busway. Katuwiran ng mga ito, nagmamadali umano sila sa biyahe kaya't nakikidaan sila sa EDSA bus carousel. Mayroon ring natsyempuhan kanina na provincial bus. At dahil eksklusibo lamang ang linya para sa mga city buses, inisyuhan rin ng violation ticket ang driver ng provincial bus. Hindi rin pinalusot ng mga traffic law enforcer ang isang pribadong sasakyan ng lalaking nakasuot ng uniforme ng isang ahensya ng gobyerno. Ngunit dahil hindi marked vehicle ang kanyang minamaneho, hindi rin siya pinalampas ng mga enforcer. Marami sa mga nahuling lumabag ay mga pasaway na motorcycle rider. Base sa report ng MMDA, umabot sa 333 mga motorista ang inisyuhan ng violation ticket kanina dahil sa paglabag sa EDSA busway. Ngayong araw, umarangkada na ang pagpapatupad ng mas mataas na multa sa mga pasaway na motorista na pilit dumadaan sa EDSA busway kahit na bawal. Batay sa bagong patakaran ng MMDA, 5,000 pesos na ang ipapataw na multa sa unang paglabag o first offense. 10,000 pesos isang buwan na suspensyon ng driver's license at pagdalo ng road safety seminar kapag second offense. Habang sa third offense naman ay may multang 20,000 pesos at isang taon na suspensyon ng driver's license. At kapag fourth offense na, aabot sa 30,000 pesos ang multang babayaran at irerekomenda sa LTO na ma-revoke ang driver's license. Samantala, ayon sa MMDA, otomatiko namang third offense ang kanilang ipapataw na multa sa mga motorista na magtatangkang takasan ang mga enforcer sa kabila ng kanilang paglabag. Ginawa po natin yan para po maging deterrent din dahil napakadelikado po noong pong mga tumatakbo. Marami po kayong nakitang videos kung saan yung pong mga motoristang tumatakbo ay nagpapa-ese-ese, sumisingit kung saan-saan na pwede po mag-result sa aksidente. Yung mga tumatak kasi alarman natin yung masasakyan na yan, hindi ho nila marirehistro yan, no? Tapos huhulihin pa sila ng enforcer kung saan man sila mahuli, no? Kasi naka-alarma po sila. Ayon sa MMDA, posible rin nilang paigtingin pa ang pagsasagawa ng mga operasyon para mas madisiplina ang mga motoristang dumadaan sa EDSA carousel. Aminado ang ahensya na hindi talaga mahuhuli ang lahat ng ilegal na dadaan sa busway. Kulang ang kanilang mga personnel para magbantay sa buong kahabaan ng carousel at gawin ang panghuhuli 24/7. Kaugnay nito, muling nanawagan ang ahensya na maibalik na sana ang no-contact apprehension policy para sa mas epektibong implementasyon ng mga batas trapiko. Ito naman pong illegal na paggamit ng bus carousel ay naging talamak lamang simula nung na-TRO or na-suspend yung pong implementation ng NCAP. August 2022, nang maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema na pumipigil sa implementasyon ng NCAP. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.